umaga, Pilipinas. At magandang umaga, Didi. Welcome po sa Ruda Salam YouTube channel. Ang YouTube channel kong ito ay 3 weeks old pa lang. Pero hindi po yan ang paksa na ating tatalakayin ngayon. Mga DDS, ang paksa pong ating pag-uusapan o aking himay-himayin ay kung ano na ba ang nagawa o ano na ba ang mga proyekto at kabutihan na nagawa ng kandidato na ating sinuportahan noong panahon ng eleksyon. So, bilang mga DDS, alam natin at nararamdaman natin na kumbaga wala tayong pinagsisihan doon sa mga ginawa nating suporta, panawagan noon, dahil ang administrasyon sa kasalukuyan, kasi ang pinamumunuan ni Presidente Digong ay talaga namang nagtrabaho at talaga namang tumulong sa lahat ng Pilipino at talaga namang tinupad ang mga pangako o ang kanilang mga plataforma di gobyerno. So, nararamdaman natin na unang-unahin natin korupsyon, nabawasan. Yung drugs, nabawasan. Okay. Mga infrastruktura natin, nadagdagan. Kung ano yung mga proyektong sinabi, nagawa. At ngayon ay nagagamit na ng ating mga kababayan. Tulad ko, hindi ko pinagsisihan na ako'y nanawagan noon late 2015 na tumakbo si Pangulong Duterte sa halalang panguluhan. Hindi ko pinagsisihan o wala po akong regrets na ako'y tumulong sa kampanya kahit sa maliit na bagay na aking naiambag. Sa dalawang meeting ni Abanse sa Luneta, nandoon po ako. At ako po ay natutuwa dahil nga hindi nagpabaya ang administrasyon ngayon, ginawa ang lahat para matulungan ang Pilipino, para mabago o magawa yung sinasabing pagbabago. Oo, merong mga sometimes na pagkakamali or mga hindi nagagawa, kasi nga hindi naman po perpekto ang lahat ng tao. At least ginawa ng paraan, at least sinubukang ayusin, at karamihan dito ay naayos, karamihan sa mga pangako ay nagawa. Yun ang mahalaga. Example lang natin yung mga dating dugyot, no? Daging dugyot na o marumi na Estero, maruming Manila Bay, maruming Boracay, diba? Ngayon nakikita nyo, napakaganda. Yan ay dahil sa political will ng kasalukuyang administrasyon. Yung sinasabi nating sinasabi ng mga dating namumuno na mga infrastruktura na ipapagawa daw ngayon o hindi nila nagawa, pero ngayon tingnan mo, tinuloy o ginawa ng Duterte administration through build. At ngayon makikita nyo at nararamdaman nyo, nararamdaman ko, nagagamit na ng sambayanan ang mga infrastruktura na yan. LRT, Skyway, mga link between North and South ng Metro Manila.
walang ibang, kung hindi si Pangulong Duterte, malamang sa hanggang ngayon wala pa rin ito. So hindi lang dito sa Metro Manila makikita itong proyekto o itong mga infrastruktura na ginagawa ng Duterte administration under build kundi ito ay sa buong Pilipinas. Sa mga probinsya makikita mo yung mga tulay dati na hindi maayos, ngayon napakaganda na. Yung mga lugar na walang daan, may daan na, may mga kalsada na. Yung mga bayan-bayan na kumbaga pag pumunta ka doon eh matraffic, ngayon hindi, mabilis na kasi mayroon ng mga bypass road. So talagang makatotohanan para sa sambayanan ang Duterte administration, lalong-lalo na sa atin mga DDS, nararamdaman natin yun dahil tayo ay diehard supporters, dahil tayo ang nanguna noon para manalo si Pangulong Duterte. So kaya ako naman sinasabi ito kasi nga by 2022 magkakaroon na naman uli ng halalang pampanguluhan. So siyempre, ano ngayon ang ating gagawin? Diba? Sino ang pwede nating ipalit kay Pangulong Duterte na kasing tulad niya, na may political will, matapang, at may isang salita? Okay, mga DDS, siguro, kasi ako, kung ako tatanungin nyo, para sa akin, walang ibang hahalili sa Aguila kundi ang tinaguriang anak ng Aguila na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio ng Davao City. Oh, so bakit ko nasabing si karapat-dapat si Mayor Inday, si Mayora? Kasi ganito, kung tapang lang ang pagpapasiyan si Inday Sara meron, kung profession isa siyang abogado, kung experience, napakalawak ng experience niya bilang Mayora, bilang naging mayor ng Davao City. Sabi nga ni Presidente Duterte, okay, mas mahigpit pa sa kanya si Mayor Sara kung batas lang ang pag-uusapan o kung disiplina lang ang pag-uusapan. So para sa akin, wala nang iba. So mga DDS, panawagan ko, tuloy natin ang pag-iingay. Kung ano ang nagawa natin noon na pag-iingay at panawagan at kampanya para kay Pangulong Duterte, mas dudublihin natin sa panahon ngayon kay Mayor Inday, para sigurado tayo na ang lahat o ang naumpisahang pagbabago ng Pangulong Duterte ay maitutuloy ng Mayor Inday Sara. Tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, ng ating bayang sinilangan. So, hinihikayat ko ang lahat ng DDS all over the world. Lalong-lalo, mga DDS natin dyan sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, dyan sa Kuwait, sa Saudi, sa Bahrain, sa Dubai. Alam ko marami tayong mga DDS dyan na sumuporta noon, o mga DDS natin na walang sawang sumusuporta sa administrasyon, sa administrasyon ni Pangulong Duterte. So dudublihin natin ang ingay natin, dudublihin natin ang panawagan through any platforms ng ating social media, FB page, Instagram, Twitter, para
makamit natin muli ang kagustuhan natin na may pagpatuloy ang pagbabago na ating nararanasan sa panahon ngayon. Huwag na nating hayaang masingitan tayo. Huwag na nating hayaang mawalang muli ang respeto ng liderato ng iba't ibang bansa sa bansang Pilipinas o sa ating bayang sinilangan na nag-uumpisa o na pinakita nila sa Pangulong Duterte. So tayo, mga DDS, we don't die. We multiply. At bago ko pala makalimutan ang lahat, idagdag po natin sa panawagan ang para sa Senado, para sa para maging representante ng ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Dating mayor ng Mlang, siya ay dating gobernador ng probinsya ng North Cotabato, dating secretary ng Department of Agriculture, kasalukuyang menda secretary, walang iba kundi si Sir Emmanuel Manny Piñol. Masipag, dedikado sa trabaho o sa kanyang tungkulin, at matulungin. So panawagan din tayo o idagdag natin sa panawagan para sa Senado 2022. Emmanuel Manny Piñol. Mabuhay po tayong lahat.